4:15. So, kasama mo yung tubag-tubag. Sama sa itong nandan. Genesis chapter 15. Padayon nga pag-uon sa life ni Abraham, ang journey towards blessedness, ang journey of blessing. Munang Bible, tungod sa itong pag-uukang, tungod sa itong pag-uukang Abraham, nahimutang kaliwatan niya. Pag-uunan ko kay Jesus Christ, nahimutang kaliwatan ni Abraham irsa base sa saad sa Diyos niya. Si Genesis chapter 15, verse 1, kung masakang kamo sa verse 2, tama ka sa verse 21. Nanamo sa inyong Bible, makasunti kami na. Amen. In verse 1, the Bible says, after these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. Behold to me, thou hast given no seed, and lo, one born in my house is my heir. And behold, the word of the Lord came unto me, saying, he shall not be thy heir, but he that shall come forth out of thy own house shall be thy heir. And he brought him forth abroad and said, look now toward heaven, and then the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of the land of Chaldees to give thee this land to inherit it. And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? And he said unto him, take an heifer of 3 years old, and a she-goat of 3 years old, and a ram of 3 years old, and a turtle dove, and a young pigeon. And he took unto him all this, and divided them into these, and they ate each one against another, but the birds divided him not. And when the fowls came down upon the carcasses, Abraham drove them away. And when the sons of Abraham, and his sweet fell upon Abraham, and lo, and he said unto Abraham, know of surety that thy seed shall be a stranger in the land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also the nation whom you shall serve, thou shalt judge, and afterward shall be upon how great your substance. And thou shalt go to thy fathers in peace, and thou shalt be buried in a good old age. A smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. In the same way, the Lord will bring upon them the power of the city, unto the city of the greatness of the land, the river of Egypt, unto the great river, the river of grace. And the Kenites, and the Kenzites, and the Kadmonites. The Hittites, and the Perizzites, and the Ramites. And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites. And God's protest ay hulog sa tama tayo sa kanyang kalito ng mga kasatay at ang mga mata. May kumawang naman din kanyang kapatay at kasalamat sa mga kasyang kaluoy ipita sa mga tinuloy ang mga iuli na din. Maray ko kay kanyang Diyos na nagkapagiling ng mga tulungan ng mga tinuloy at kapatay ang kristen at agamok siyang sa na amo ang masimba, amo ang magkasalamatan, amo ang manahin, gabistanan amo mga tugyan ng mga kaugalingon, ang mga handa, ang sa inyong
pagpaboro, pagpanalangin, pagpagrasa, pagkahiusan. Salamat sa presence sa inyong mga katawan din. Ikaw ay nagpaginan din sa aray at mga nangkaman niya ituyo sa pagkalipon, pagpalambo sila ng Espanyol at ito. Ay pagkaroon ng Holy Spirit o yung karapan at pagkaroon ng kasangkasing sa matausap at kaya sa pagkakanan na nabot sa simple na mag-disipyo di ka sa inyong buong. Subuti mo na ngalan ng Jesus Christ na may isa karoon sa mga kaliwala sa mga padayin niyo. Ano na po may mga lamak sa salat na iapusar sa aming awa yung inano. Ginawa mong dila na nila mong sinubra siya kahit hindi ko ang pangmahal. Sa inyo kami sa nalang hindi ko pangkar. Tabunin ni sinong aminin ka dugo. Kami, ang tamang itibuman ka ron, isan pa sumalat sa inyo sa at ng mga angels na padayin ko pa na mo mag-minister. Labi naman ito sa mga ears of salvation sa world claiming. The presence of your angels tonight, as we continue on using this time to be glory on the fields to worship. Thank you, God, for everything that you have shown and done every minute, every hour, every week. Salamat ni walay, walay ingo na tulong kalipay sa mga kasing-kasing. Pagdayo ni Karol, again, ako na natuyan, mga kumagasin ng inyong mga katawan, salamat po sa mga worshiper, pagdihihin ng mga store, kanyang mga tao, kasing-kasing na yung ikangato alam nila, pagkabot ng mga gamit, alam sa inyong kagaganan, sa kayo ng Jesus name. Amen. 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 Then, ang life ni Abraham is a journey of blessing. Ang inabuhin ni Abraham, pagpanaw buo, in this lifetime, sa iyang lifetime, mauto'y kinabuhin na imumakitaan ang realidad na ang binuod na nito o musunod sa Diyos, dalawang Diyos sa Diyos sa lugar sa pagpanalangin. Ito'y maimo ang Diyos din ito bless o inabuhi na nilibutan ang pagtuupagsaling niya niya. O nang si Abraham, example siya sa kinabuhi ng faith driven. Amen. Ang nag-upload niya ay ang pagtuo. Okay. Pagtuo sa Diyos, hindi na rin ang kinabuhi na nagyari ni Abraham sa dihang excited to step out in faith, getting out of his comfort zone, dahil fully persuaded na ang Diyos na iyakang isunod, ang Diyos na nagtawag niya is able to bring him to the promised land. So muna, sa iyakang surely, atong nasabtan, the last time, atong nakitaan ko, usay usa sa mga ipinahanglan, na mahimong example na ito, prinsipyo na kita sa Diyos kang Abraham kaya nang itawag integridad. Kaya nang inaiya o pinabuhi na ang iyahang itinuha mapayuod ang Diyos. Kaya sa siya na lang maray na kakita, ang Diyos nagtanaw siya at kasing-kasing, nakabalo siya ng una-una, na ngayon itinuha alang sa kanungganan sa Diyos kaya ang nailhan. So muna, sa kanan niya ang ihimo, makita niyo ang iyahang integridad, ang iyahang conviction na ang iyahang pinabuhi para sa Diyos. Amen. Muna, na partisan sa kinabuhi na pagtuo mo ay nagtuklod, dibinin mo makitaan ang importance sa Word of God. Ang importante sa tulong sa Diyos. So, mabalik ka sige, please read with me sa chapter 15, sa inyong mga mata. Sa verse 1, basaha, iingon ng Diyos na pagkahuman na nakita niya na si Abraham is developing a character and becoming a man of integrity. Ang Diyos na insulti ang Abraham. The Bible says after these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision saying, "Fear not, Abraham, I am thy shield.
and thy exceeding great reward. So, then came the word of the Lord to Abraham. Ang Christianity, kanina ito, ang atong pinaka-valorable na position is the word of God. Right. O di pinaka-binilhon na atong na panag-iya ang tulong si Diyos. Nabayan mo. Sa lamang nag-ihatag si Diyos ang Biblia na nila ito. Kahit kumplito, walang kulang, perfect, na magamit na ito na ito ang punasyon sa pagtuo sa Diyos na sa sinundanan dili nila ito Ginoo. Amen. Ita mga pagano, we do not believe in the Creator God sa sinundanan. Amen. We do not even know who is Jesus Christ and we do not even know the God of Abraham. Amen. Because sa Biblia, na-introduce na ni Diyos, na kanina ni Diyos, maunay siya yung Diyos sa kanan. Amen. Isn't that the word? Umuna, salamat na ang Bible, iyahang ipreservar, ipihatod, ipahabot ang mga ito karun. Arong pinaagyali, masagda na ito kung saan yung nutuo sa Diyos, o kung saan yung resulta sa pinabuhin ng nutuo sa Diyos. Amen. So our Bible is the basis on how God would bless our life. Amen. Kung bakit nila? Dali mo, gana? Kasi pabutang dahil na nito, dita kung nato kayo. Kung nakanaroon sa tamas ko, di ba? Again, as I have said, ang Biblia, mauni siya ay basihan kung unsa na ini kanindot ng kinabuhi ang nakabaton o pagtuo sa Diyos ni Abraham. Amen. Umaw na, because God will bless us, the Bible is importante ni sa ato ang tutuo sa Diyos. Dapat, kung ato ni na panag-iya, the first thing that we have to do with our Bible is to believe it with all our hearts. Amen. Sa tibong na ito kasing-kasing, if you want to experience this blessedness, sama sa experience ni Abraham, we should believe the Bible with all our hearts. Tibong na ito kasing-kasing, huwag pagduwa-duwa. Huwag pagpanuko. Walay pagbubog. You should believe every word of it, and you are just every word of God is pure. Amen. Amen. Every word in the Bible comes straight from the mouth of God. Amen. Though written by inspired men of God, pero they are moved by the Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit is muna dictating. They are just robots who's writing the very word of God na gusto niyang mahut na ninato. So believe the Bible with all your heart. Amen. And ikagawa, you have to listen to it in sincerity. If the Bible is preached, if the Bible is taught, then you want to just faith cometh by hearing. Amen. And hearing by the word of God. Amen. So magdumugan ikag prinsipyo sa Bible, ayaw ibang wala. Ayaw ipalabay para na sa imong kaginansyahan. Yes. As for your blessedness, ikaw maoy makaginansyahan. Amen. Gusto na sa Diyos na imong madunggan, gusto na sa Diyos na imong kanakaprinsipyo na imong makinabuhi, kay para na sa pag-experience na imong sama sa na-experiensyahan ni Abraham. Amen. For your blessedness. Then, the third one, you should believe it. You should listen to it. Sa iyong tanaw, ikatulong sa karat. You should know how to exalt the Lord. Inaanglan ka, balong ka, magpasitumog sa Diyos na mo ay naghatag sa Biblia. Amen. You should be living a life exalting the author of the Bible. Amen. Kanina ko pinabuhi, this is destined towards blessedness. Dili tungod kay ang ayan ta. Amen. Tungod niya na gusto panalanginan ta. Amen. Tungod sa Diyos na gusto mo panalanginan ta. So exalt the author of the Bible. The next one, if you want blessedness, submit to it with all humility. Amen.
sa tanang pagkamay ng sanon niyo, obey the word of God. Ayaw o tubuti nga ang imong kasikasing na imong itawag gahi na imong kalos o dili na madugtan sa mga prinsipyo sa Bible na sa kadugay, magkadugay ka ng duli mailhan mo, mag-determinan mo ang imong pagtubo. Pinaagi na magkadugay ka sa imong kristohanon na pinabuhi, nagka strong ang imong influensya sa Christianity sa mga tao na kalibot nyo. The more you are developing that relationship with God, the greater the power in your life na makitaan. Amen. And that power is the result of your submission sa puno sa Diyos with all humanity. Amen. Then, the last one is, you have to learn to stand with conviction. Amen. Sa puno sa Diyos. Ayon kahadlok barog kung unsay prinsipyo mo nasaktan sa Biblia. Amen. Ikaw na lang ang galing isa pasagdi, bahala ikaw na lang isa. Amen. If ikaw na lang usa and with God, you are in majority. Amen. Ang imong kauban, ang otor sa imong ibarbal, isa pa man mo patok nyo. If God be for us, hindi nga sa Bible, huwag kang biyagesa. So, salamat ng Diyos i-preservar ninyo yung Bible para sa ato. O ato ay may mong basihan, gabay, para sa ating pagtuo, ang mga experience at pananagin. So, believe it, listen to it, exalt the author of it, submit it, Lord Almighty, then lastly, you have to learn to stand with conviction. Strong conviction. Nag-isulti sa puno sa Diyos. Now, talaw na ito si Abraham. Kung kiunsa niya, o kunsa man ang power sa Word of God, diha ang sa iyahang life. Na mahimo sa ninatong basihan na the same working of God kung magkay na ay ang pulong na niabot kang Abraham. I do believe the same working of God may tapusan ng ninato. Amen. If God has done this to Abraham, remember this, our God has not changed. Amen. Wala ko na usap ni Ginoha, ikan sa kakaginoon ni Abraham. Amen. The same God, o the same, na desire sa Diyos ni Abraham, ang gusto niya ni Mungo ni Minato. So, kung kanawang, sa chapter 15, this is a picture of how the Word of God has done mightily in blessing the life of Abraham. Okay. The first one, ito, makikinan, nalawa sa verse 1. Remember, si Abraham, alin chapter 15, gikan siya nakiaway o mga hari na strong na ni Sulong sa Sulong ng Gomora o mga allies sa hari kasi si Daulomer. Si Daulomer. So si Abraham was taking enemies because sa iyahang integridad. Kanita mo barog ka na mong pamatuod ka sa iyong pagtuo, hindi man talang tao ganahan mo. Wag mong tarpanahon, bisag wa kay mo, you will be making enemies because of your faith. Amen. They won't believe the same way as you do. Dahil yung nangyong mga pang ikaw kay sa'yo, sa lihamang ang prinsipyo sa Bible, bago nyo isunod, na hindi nila, hindi pa kaya sila tinduhan. Ikaw man may mong katawanan, ikaw man may mong nila kontra. Amen. Kaya ito po, parihas ni Abraham while he was becoming a man of integrity. Iyahang isay si Lot ay i-kidnap, ikuha sa mga allies o i-king siya daw na umer. Dahil yun, i-tindog sa siya Abraham, iigod siya siya ka sa king sa sulong na hindi na po nakuha o nagtumuha ng mga spoil di ka sa mga sudan. Uy, agi pa lang, mayroon ka ako, ikaw may nakapalatan ako. Kaya ang mag-bless niya na ako, hindi niya tao, hinuhin na. Amen! Anak niya, ang ato niya ang panarangin, hindi niya na ito piling tanaw kung asa hika niya tao. God might be using anybody, might use anybody, but it is not because you trust me on this one.
Kapila na kung nagkaduho kung mga tao ito na kukustor, ay kabalaka, may mahalan mo. Kabila sa tunaw, pag-ignan mo, pastor, di ka lang ubiyaan, palinuhan ka lang. All my friends, yan mo ba itong masawa? Ginan na ako, Pino. Ikaw may nagtawag na ako dali, ikaw may nagbutang na ako dali. And those people who are saying me all these things, ngayon, iyon namin. I'm telling you, they are not around me anymore. Nano? Because the reality, blessing comes from God. Amen. The reality is God that will uphold you. Amen. You know who may uphold you. Monang, si Abraham, ato panahon na, hindi mo kalikayan kasi mo nakadlo. Hindi mo kalikayan mapuyawan siya sa iyaan ko naman. Iyon namin sa Christianity, huwag na nasa pasabot natin yung pagtuon din na tamahadlo. Sabi kaya kamputa, kami ay mga panahon sa kagamputa, bigyan na natin kalikayan yung manusuyor. Natay kagulanan, natay kadlo, natay kabalaka, kasi may kapusonahan, muna magsigil kita ng tugyan sa kino. Now, many times, when you look at, magtan ka ito sa tao, magmuna ang salita, pagka mahurot ang ato ang, sa kuwal pa, mahurot ang ato hilas. Makuyawan ba? Pero, ang gabi, o na ay pulong sa Diyos, na at ay magamit ng masihan, na sa panahon na mahadlo na i-comfort na. Mauni siya itabo ang Abraham. Abraham, aling panahon na was on fear. Nasa sa adlo. Imagine nyo mo, iyahang ipil dito si Chagaw Lawler, nakuha ito niya si Lak, pero na ito niya ito yung alas. Napagkatoy mga sakot daghan kung sulungon siya o katakot siya kung nagpigman ng Diyos niya at alawa sa verse 1. Gi-comfort siya sa Diyos. Sa verse 1, hindi mo ng Diyos. After these things, the word of the Lord came unto Abraham. Amen? It's the word of God that came to Abraham and said, saying, fear not, Abraham. I am thy shield. I am thy shield. Amen. Ang kanito sa pulong si Diyos, maunin siya yung comfort nato sa panahon nga na ay mga fears na mabot yung hindi natin. Amen. Na mahadlo ka sa mga tao na palibuti mo tungkol kay Barong Kasimutatu. Sa ay, ang inyong prosecution, inyong ng Bible, si Jesus Christ ang sultihan ay pinakaunan pa mag-prosecute nyo yung mga ginikanan. Amen. Amen. Si Jesus Christ, I bring not peace, but I bring his soul. Amen. Ang itala ng Ginoong Yesu Kristo sa kalibutan, ang may tao, magsumpaki, magdadihan, makasabot ang anak sa kamatuoran sa prinsipyo sa Biblia, di ka rin yung kalikayan, yung ginikanan. Di ko at saan sila kasabot. Paglalis mo, usahay, tungod sa iyong tinguha, na iyong silang sundon, na i-tendency siya, makalimut ka that the greatest authority is God. Right. Tungod lang natin mga fears. Natin mga fears na what will happen to our family. Natin mga fears what will happen to our relationship. Mas trabaho, natin mga fears kung sa inyong tinguha, kung sinunin mo sa iyong trabaho. Na kay mga kahadlo, kung saan niya naitabo, mag-start ka, mag-enter Christ, mag-start ka business. Amen. Daghan niya kay katulang-laon. Na kay bahadlo ka, nabasa mo niya sa iyong pagsunod sa Diyos, ang plano sa Diyos, dahil ipat sa iyong plano, basa niya ang plano sa Diyos ni mo, you would be, tawag ka din, blessed, singleness. Basta ikaw plano sa inoon mo, ang kaplahanan mo, maging sarap ka. Amen. Pagkakabalo ah! Amen. Di ba? Pawasan ka kabalo kung naamagali, ipares sa inoon mo. Kung nagbago ka kabalo, kung saan mo na siya, all dark and handsome in the dark. Or all dark and never mind. I don't know. Di ba? Pwede ka kabalo ba? Kung dahil ka mga fears, sa inyong hango, sa inyong trabaho, yung nato.
yung pinili mo mas malang. Amen. May good thing is na Bible does na na a strong shield in times of need. Amen. Na ay mugulit na to. Amen. Na ay mulipin sa para na to. Oo, niningon ang Diyos ng Abraham. Ang iyong pulong niya po, ilan siya. Abraham, fear na, I am thy shield. O ang last phrase, in the Bible. I am thy exceeding great pagod. No reward. Amen. So that's not comfort because of your Jesus. So muna, wherever He leads us, His abiding presence will always be with us. So muna, hindi kita kayang mahalo. Sa asa patatanoon sa Diyos, ang presensya sa Diyos magkikubalan. Bisag asa pagkakamabot, God will always be there. Hindi ka niya biyaan, hindi ka niya kasagahan. Bisag kung sa circumstansya, bisag kung sa pinagkakunin mo, the abiding presence of God will always be with you. Muna yun na. E ikadwa, mag-comforted ta, tungkol ang ingon sa punong sa Diyos. Whatever circumstances we have, His unfailing purpose will prevail. Ang katuyuan sa Diyos at pinabuhi, inamausap. Pagpadayin na, if God purpose to bless you, isang pagkasirkonstansya mo, di ka kakita sa silid sa panalangin, God will bless you. Amen. God will put you into this blessedness na kahintang isang buha pakakabati na mabulahan ka. Pero mahimo kang mulahan. Because it is God's purpose for you. Tuyo na, God would never fail you. Amen. He has not failed since in time, memorial. Wow, kami Bible character na may ingon, wala ang Diyos, may tunang sa sana. God has always been faithful. Amen. And the third one, whenever there is a burden that we need to, nakakaling mga burden sa itong kasi-kasi, the good thing is, God has His faithful promises. Amen. Ang Diyos na ang ilang mga saan, faithful na nila. Amen. Only saan niya kay Abraham. So Abraham, when the word of the Lord came to Abraham, the word of God brought what? Comfort. Sa iyahang mga kahit. God brought comfort sa panahon niya sa Abraham. You do not know what to do. O galing tanawa. Sa mga fears ni Abraham, tanawa sa verse 2. And Abraham said, Lord God, what will thou give me? Diba, nagsampo ka muna ni sila, kung sa nating kingdom sa ginawa kay Abraham, thou shalt be father of many nations. Amen. Pero, daraan kayo ni Abraham ay, pararago kita. Ngayon, bisag kapano na ta, namunti ka sa atin sa ginawa na to, pero bumalik ka muna ni Ginoo, Ginoo, yan, tagagod ko na inyong muling gabi ha. Amen. Ay, kapano na ito ba? Pero, kung si Abraham mo, sa Lord God, what will thou give me? Seeing I go childless. Sa tamang kayon, wako itang anak. Niya, tinungod niya ni kay si Abraham nagka-ibuang niya. Wako niya nagkabata. Na nagkaduol sa barpa, nagkaduol na biya niya ang tingin sa lunganan. Hindi na biya niya rin. And, ang nakagiling na lang siya, kabaluga, Lord, ang naaragod sa humbalay, kani si Elisa, taga Damascus. Paura giniiyan na ko. Talaga na blessing ay inanilay ko minsahe, pero gano'n, inanila. If God had not given Abraham a child, si Elisa ang maoy iyan din ni Abraham. Maoy yung musunod. Pero ano mo i-dimension ni Abraham si Elisa? It's the blessing of servanthood. Kaya ng spirit of servanthood. Mag-bless ka yung amo ni mo. You will receive more than what you are expecting. Amen. Makatawad ka na ba? Lahi ang favor ng inyong amunan. Kaya that's what I'm going to say. Parang kay Elisa. But the thing is, nakita ni mo na kay Fir si Abraham. Sa wala na pera. Wala ko'y manunod. And Abraham said in verse 3, Behold to me,
thou hast given no seed, and lo, bisag ko sa walay na tao, dali sa kupa ni malay to be my ear. And behold, tanawa na po kasi, usa kanindot, ang ulo si Diyos. And the Lord, and word of the Lord came unto him saying, this shall not be thine ear, but he that shall come forth out of thy own bowel shall be thine ear. Di comfort sa balis, you know, ni promise, you know, hindi ka kina, like tao mo, ay may mo din mga nunungin. Imuha yung anak mo, ay may mo nunungin. Amen. O kung sa'y gihin mo sa Diyos niya, in ayin ang Diyos ay. And God brought him forth abroad. Dito na sa temple, ipagawa siya dito sa temple. Inali mo ng Ginoong, Ginoong, mo illustrate mo, kita mo ba kung sa'y blessing mo. Inyo na nila, dali Abraham, gawas na, gawas. Inyo na sa Abraham, na naman Lord, kahangal. Paghangal. Wow! Usa, kung sa'yo mo nakita, na mga bito, sa usa kadagal, dali ko kaya. Ngayon na yung anak, kadagal, ang imong kaliwanan. Ang Diyos, inanat siya mo na the second nga pwedeng himuon sa pulong si Diyos sa atong kinabuhi, sama sa himo si Diyos kang Abraham. Is the word of God confirms our future. Ang Diyos mo yung kumpirma mo tamla na yung approve ilaw daw ang ilaw thinking. Ang Diyos na yung aprobado ang imong ugma sigurado. Right. Amen. Mga sabang ko pa, parang nakasandal sa padel. Ang pulong sa Diyos mo na yung confirm that your future is safe and you can rest in the promises of God. Amen. Mo na yung disulti sa Diyos, mo na yung ipakita sa pulong sa Diyos kay Abraham. Ninyo na yung binawa kay Abraham, Abraham, imanami ang may toko. Tanawa ng kalangitan, inana kadaghan ang imong mga kaliwatan. Kaya ang pulong ng God's promise is always clear and concise. Amen! Ang pinawal, hindi ko sa Diyos na libog, hindi ko niya. Hindi ka libugod sa Diyos. Hindi ka ibutaw sa Ginoo na kaya ikaw mabitin ka. God will always promise you clear and concise promises. Amen! Hindi ko na Diyos, if you will delight in me, then I will give you the desires of your heart. Amen. That is clear, that is simple, hindi na nakikilaliso. Amen. If you walk in my statutes and follow my commandments, and all these blessings shall come unto thee. Amen. Hindi na nakikilaliso. Amen. You know, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Amen. But when your delight is in the law of the Lord, and in his law, you will meditate day and night. Say, hindi ko sa Diyos. And ye shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth its fruit in its season. Amen. Sleep also sa nagweather. Dili dali malayo sa mga tao. O kanya kung ganaan. Ano ang phrase sa verse 2. And whatsoever you do it shall prosper. Amen. Di na mo pwede na iso. Try na. Di na mo pwede na duhaan. When God promises, it confirms our future that He would truly bless. Amen. He would truly keep the desires of our heart. He would truly confirm that ang iyong purpose para niyo is to give glory to His name. O abot yun ang panahon that your life will be giving glory to God. Amen. One way or another, kanusa mo na, unsa mo nang kayo na, unsa mo nang sitwasyon na, but it will. Amen. Ang gawin na, yung anak na ang Diyos. That's right. The Word of God will not only comfort us in our fears, it confirms our future. Amen. Alam nito na rin pabalundaan kung sa'yo may tabo na ito sa unahan. Amen. Ikaw, ang takabalo, sa'yo may tabo na ito sa unahan. Right. Diba? Murag, ako galing, murag, gisinabal, kayo panahon na, padulong ko gusto ba? Baka kabalo, sa'yo may tabo ba? Baka mo nahapal. Baka kabalo, kung unsa akong sa Diyos, pero na may ginawang nasaan. Amen. Yeah, klaro na. Nangingo na ginawang na abide in me and my words abide in you and whatsoever you shall ask of the Father in my name that I give it to you,
Ngayon ang Diyos, you abide in me, you will bear more fruits. Then, ibadahin niya, if you will continue to abide in me, then you will bear much fruit. So, magpasabot, ginawa na ito privacy. Amen. In the future, di palipitin mo, repeating mo sa ginawa na ito. Amen. Kung nakamagalingin ko, tato na experience yan, tuwang sa pagkakot, di pala ako. Amen. The best is yet to come. Amen. Kung unsa mong galingin mga pagpiyan sa ginawa na ito, ani kinabuya, kumiting pala na. Amen. Di pala ako. Naimuot ko kaganina after I preach in Indonesia. Yun ay mayroon, salamat Pastor na busog na turunin. Amen. Salamat si Noong na nahimo na ako ang trabaho na shepherd. Amen. Of faith, of knowledge, of understanding. Amen. Kung na ito yung anong tawag ka Pastor para mong feel of knowledge, of understanding. Amen. Kung sa kadagan ang ina sa Pilmon, raga na ito Pastor ito mo, naging niya ako, anong ako yung invitar, itawag, kumali. Right. Nakumanan ko kumali ito. Amen. Kung ano naman ito Thursday, ito na speak. Tawagan na kung kumbalin. Nagbukay ko kailangan ko dito ba. Kaya wag ko kailan sa number. Basta hindi ko kailan sa number. Kaya wag ko kailan sa number. Kaya wag ko kailan sa number. Kuyo. That's what I'm trying to say. If God has been making progress and in giving power sa iyong life, hindi ka lang ako. More is yet to come. Amen. Much is yet that we offer by God. Amen. Naapay daghang piling ihatag sa Ginoo. Amen. Unang, God's promise is clear and concise. Ayaw hibugla Diyos. Ayaw naagalit ang animo when you have prayed, then maunay counsel, kita sa kulong sa Diyos, o sanay, yung nadunggan na sa pagpangayon yung pakitambag o mausan ni direksyon sa yung kasing-kasing, ayaw naglibuga ka. Amen. Yung Father, ang Ginoo dili kanya, di kanya i-trial and error. Amen. Ginoo dili man siya may mga eksperimento ni mo, he will not be playing with us. Amen. Di man kanya gulaan. Ang yan po yung ato is to give glory to Him, so itinig niya ni Jahan. That's right. Amen. Ya ang nature sa itong Diyos, hindi si Diyos na magbinuang. Amen. Serius ka na ito. Kung itong seriusuho na ito siya sa itong dinabuhi ka ron. Amen. Dahil ang Christianity sa seriusuho na ito, kaya binuang na ito. Amen. So, when God gives His promise, it is clear and concise. And God's promise is backed by power beyond equal. Amen. Amen. Ang saan sa Diyos, bang-apa na iya gahong gawalay ikatukong aling kalimutan at nalawag sa iya ikatukong. Nalawag na life, na-enjoy ka sa life ni Abraham. So when God said, Abraham, tanaw ha sa langit. And tell the stars, if thou be able to number them, then He said, unto him, so shall thy seed be. Ikaw, may mo pag-iapa na, anong tanan mo pag-iapa mo na? Yan ang Diyos. Then in verse 6, Abraham believed God. Amen. And it was counted unto him for righteousness. Amen. Yan ang ituuso sa Diyos. Ang tao, sa iyang kasing-kasing si Abraham na matarma. O ito na lang itong kaluwasan, pagtuo, ay pinagi sa pagtuo, mamatarma ta. Mauna sa iyang ituo ta ni Ginoong si Kristo, na iyang pamatay na dito sa cross, may pagluwas na ito, that faith is counted for righteousness. Unang sa tuwanan sa Diyos, doon makasasala at kagalot at sa tuwanan sa Diyos na matarunta. Hindi ito huwag kayo mga tarunta ng tao kung hindi itutan ni Ginoong Jesus Kristo. Ang atong pagtuon ni Ginoong Jesus Kristo, mo ay nakapamatarong ito. Mo ng prinsipyo ha. So when Abraham believed God, dalawa, I would say power na gabang up sa promise sa Diyos. And the second thing, I am the Lord that brought thee out of Ur of Chaldees to give thee his land to inherit it. And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? So, ano sa ba ako? Ay may baluhan na ako na ni mapanunod, kanina saan? In verse 9. And he said unto him, take me a heifer of 3 years old, a she goat of 3 years old,
Iraq of 3 years old and he turtled up and a young teacher. Yan siya, sige, magkuha din. Mag-operate ka. Hyper, Shigo, Iram, and turtled up a young teacher. Opening every time we want to comfort ourselves sa fulfillment sa promise, you know, do it by giving an offering. Amen. Your offering, gamit ko na sa Diyos to prove kung unsa ka kaunarap din niya. Iyan kung ano ang yan sa agad niya. Amen. Sa iman ang Ginoo, sige, pag-offering ang Rab, and kalimay mo himuon sa iyong offering in verse 10. Imapay nun, and ito, in all this, and divided them in the midst, yahang ipang pitas, ang wakal niya ipikas, katurang turtle dove o yang pigeon. Pero the rest, yahang dibahin. Gabutang siya na ba? Dibahin niya sa kalinya dere. Sa kalinya dere. Ang kalinya dere. Dahil yan ibantayan, kung mong pasaran, yan ibantayan, ay nanupang ako na mga vulture. Yung anak-una, ang yawa, kalingkamot, na ang tao ka rin, mag-una-una, nagali siya sa offering. Ang yawa, kalingkamotan, nagili ka mag-offering. Amen. Sa verse 11, and when the fowls came down upon the carcasses, Abraham drove them away. Listen to this, the principle is this one. When you want to be honorable sa atubangan, you know, be determined. Whatever happens, be honorable. Amen. Sa kung sa pinaitabo, sa kung sa pang-fear, sa kung sa pang-kalisod, if you have made a commitment to give your first fruit, if you have made a commitment to give thanksgiving offering, if you have made a commitment more than your tithes, then do not fear and be determined to give it to the Lord. Amen. Lokato. Naamay mga fowls of the air, kuha ako na, ikasin mo muna-una, ikasin mo kasikasin, you drop the boy. Amen. Papahawa, tapit mo rin yung mga demonyo. Sige, pangulit, sa muna-una, kasikasin, sige, hatag kaluya ko. Then, ang naita mo, tanawa. In verse 12, and when the sun was going down, look at the power, a deep sleep fell upon Abraham. And lo, a horror of great darkness fell upon him. Nag-jingle mo si Abraham, murag. Nakuyapan sa kakuyaw, sa kangilgit, sa kangitgit. Murag makapangurog na kangitgit. O kang Diyos, isulti kang Abraham. Awa, no of surety. Mani kalindot sa tulong sa Diyos. No of surety, God's word is always sure. Yeah. That thy seed shall be a stranger in the land that is not theirs. Naa thy seed, rumagod ang panahon, they will be stranger in the land that hindi ila. And shall serve them, and shall afflict them, and 400 years, ang reality ay nahitabo sa dihang ang mga Israelites na to sa Egypt. They were slain there. Pero pagawas nila sa Egypt, all the treasures of Egypt, kaya yung kanawang ipadala, kaya sa ila. Nabi, tungkol sa kahatlog sa mga Egyptian, ang ilahang sa kaptangan silang balay, ito, kaya ipadala sa mga Israelites, igawas nila sa Egypt. O ito, ang naita mo, dalawa. And also, that nation, whom they shall serve, will I judge. And afterwards, they shall come out with great substance. O, kaya naita mo. Kung nagkiminig ako sa mga Israelites, yes, yakot ang panahon na sila'y testing, na sila'y kalusog, pero nilawag sila sa Diyos, and God heard their cries. Ano ba yun? And God fulfilled His promise. Amen. With power. Tanaw ang gawin sa Diyos, ha? Sa saan niya kay Abraham, and thou shalt go to thy father in peace, and thou shalt be buried in a good old age. But in the fourth generation, they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. And it came to pass after the word of God, Mone isulti kang Abraham, that when the sun went down, Mone naitapos yung offering, it was dark,
ang bihog na isang tilmo. Na ay smoking furnace ang burning lamp that passed between those offering. God confirmed His promise to Abraham by power. Amen. Ay, hindi na nang gawin ng sinuri mo. Mga tao ay ibahin ng offering. Nakita ni Abraham, mit-mit isangatan na ihayag ni Agis kumat. Nag-aso-aso kayo. Murag, kung talawan ka, kung nako, dito ka mo tayong kawalo si Abraham, itat mo siya. Siya mo. Ni Agis din. Amen. Ni Agis promise niyo. Amen. Promise of God is backed up with power beyond before. Ang gahong si Lord, dili mo piling ipakagamay. Amen. That's right. Muunang, may saan ang piling, hindi niya matungan. Dito, gamahal na doon siya, kung ano lang ako siya ang gahong. That's right. Dito siya pagkakas sa tao, kung saan dahi, kung hindi mo lang puso, kung dahi, pakastan, pakastanan si Bahan. Kaya si Bahan, kaya ko kayo, baka po prakit, pakastan na doon niya, pakastan. Sa baptis na, papakastan kaya! Kaya alam na, basta Iglesia ni Cristo, Raki. Basta karaan ngayon mga bato, Katoliko. Basta galingahin mga dum-dum, mga gamay, ha? Kuha na siya, mga muski. Saan mo lang pagkabalong baptis? Wala naman. Dan ay, si Bahama naman, unang katong si Bahama, manun yung ginagawa? Ayan ka rin natin at tulog yung manong natin din. May mong maman, right? Amen! Kung kuha ko na, huwag yun ay pagya nila. Taas ka rin yung simbahan. Pastor, may pantanan dito sa pan. Asa na simbahan ako. Look, itong may building dito. Asa akong building si Baka. Kung dito ko'y pasunod. Ah, katong kahoy si Baka. Kahoy pa na, karoon. Pero walang building mo. Sinabi na lang. Pakasal kaya ako, ayaw kumuha ng mga tao ang iyon na lang. Amen. Kaya usahay, kaya na lang istorya. Kaya yung tao na rin usahay, kulang siya gahong para kumanin. Amen. Pero kung ang Diyos usahay, walay gahong na pili mo pugong na di niya matulong. Amen. The power of God is in it. Amen. Amen. Ito po kay Abraham. God was confirming Abraham, hindi ka bala ka. Pahalag tiguan na ka. Total, hindi na tigaw ka. Pagka-anak, hindi ka. Para pag-iing na kahit kabala ka, wak na ka ng inyo ron, unahan na mag-inusara. Pero gusto niyo ka, maaay ko kay Paris, ang dami niyo ng kagaliman, mag-maaay ka. Kanina, ginarang ako magkasal ko. Kagbahay mo na muna anak, kay mag-inyo mo, tapos may hindi mo. Kagbahay mo na muna anak, karo. Kahit kung ignagang, anong magkasal mo ba rin, nagbahay ko, hindi ka human, karo. Kay ito ang kapitid, mamanami, hindi niyo, mga nagkasal mo, una mo, ang nagkampo, magkasal ka rin. Kaya ano, ikaw, may pasangin lang, kay ito, pinipili, ano yung mga na. Ang pagbahay daan ka rin. Kailangan ko. Ano naman yun? Ayan ang Diyo, ayaw ka muna ka. Mag-inusara, mahalag, mamangkay, basta di ba? Agay, agay. Mahalag, ikaw mo lang, maling kalimutan na, ay suka sa sarap. Kaya nga, hindi mo kung ano na yung kibugan mo. Amen! Pastor, mag-inusara sa langit. Pray is a crown. Now, ako, akong bana, kasawa, o ako kasawa, o kantino, o nabigitan na. Amen. Now, kailangan si crown na lang. Nag-ibig, no? Kailangan kay Kwanoy. Amen. Ay, hindi ka na. Yung manawala
Ilatin ang nagalindot sa Ginoo kay ang ilang tao nilindo. Magkaito ka ba? Salamat kay ilanin natin Ginoo. Amen. Isus powers niya dito. Lahi ang iyang pagdil. Lahi ang iyang dahong. Pakita niya kay Abraham. Ang nga niya, ang alaga na. Saan ako mag-confirm? Makuyapan ka, dahil bumata ka na hindi mo ma-frame na yung agi na kaaso-aso na tante mo. Hindi mo nila basta mag-alayo lo kung hindi pinit santil mo, hindi pinit santil mo ha, kahong isa sa Diyos. Amen. So, God's power, God's promises is back up by power of yan. Muna ma-confirm ang ating future. Then, the third one, God's promise, is greater than we can imagine. Amen. Mga nangyong nito ang ginuusa, kalibrang, dalawa na, mayhap na mo ng mga bidon. Hangat, mayhap na mo ng mga bidon. Iingon si Abraham, ito mo. Kung manita mo si Abraham, mayhap ako. Na, si Abraham, mamatay na lang, di siya kao. Eh, sa akin, arpa'y matabunan pang anod. Hindi ko sa pagkalit, ang ganito na ito, nasubo ko yan. Di ba? Ang karo ka, di ba? Kaya, kalakad ka, 1, 2, 3, natabunan. Ah, man, wala, wala, mali, nasad ka. What I'm trying to say, kung ang ginawa mo sa dili na maabot sa itong kawalinyong pangunta, pero ato na masabdang ilagi katuluhan. Greater than we can imagine. Ano yung hindi mo sa Diyos ng Abraham? Amen. Because the word of the Lord came unto me. When it was in the Father, we have comfort in our fears and confirm our future. And lastly, you can even what was about your faith would be challenged. Amen. Amen. The Word of God would be used by God to challenge how you truly believe. Amen. Kanang pulong you can, gapay na lang kayong mga tao na aanak ng prinsipyo. Right. Amen. Si Christ. Those of you who believe in God, when you, well, after the service, and when you go home, you get your dictionary, you find the word quit, then cut it off from your dictionary. Kuntingan ninyo, there's no place for a true child of God to quit in serving the Lord. Amen. There's no place for a true child of God to quit in believing in His love. Amen. You see, kuntingan ang word quit. It means you can. Amen. You can. Amen. Another teaching ni Dakais, minaw ko, ayun siya. I can is what makes a great man. Amen. You don't have to be great to start something. But you have to start something to be great. Amen. I can is what makes great man. Kahit mo tao eh. Plano, hindi man tungkol dato, kundi sa Diyos na ating ituhan. Amen. Na ngayon natin na natungkol sa Bible. Amen. Kaya huwag pa yung Bible, hindi na kailangan ni Kaiso, mahingon na to. Amen. Kaya kung ikaw na ipapang tao, huwag ka na ipasihan ka. Masa ka, huwag ka na ako tinod. Amen. Huwag ka na natin ka pang muna-muna ka lang. Dili na para sa ito pagaling, hindi para na sa Gino, kung natin na rin tayo ang mami ko na rin kalimutan na. Amen. Ang Bible na ikasunti na to na. Amen. So we can. Even if the odds is against you, even if the circumstances be allow, basis in mo ang gusto, even sa kung sa tayo mong matubag, you can. Amen. Ang Bible mo challenge na sa akong matubag. Then when God challenges our faith, you trust His person. Sa liging, ang Diyos sa iya ang pag-Diyos. Ano man, ang gusto sa Gino should be more than interest ang atong pagkailangan. Amen. Should be from the mind to the heart. Mm.
dapat iigantaman sa kanadugan, naibaluan, kumilip, kanalang mutama, ako nang ibutang sa kumasin-kasin. Amen. Tuhuan na ito, Timur. Amen. Kaya usas sa problema na ito, itang tao, ang ato na andan, basta makalungutan, tuhon kaya wala na ito, ibutang sa kumasin-kasin, kalungutan na ito. Right. Wala ba ito ba? So when you trust His person, mag-challenge sa inyong faith, because it's more than intellect, more than pangita ang patuho. Amen. It is right in the heart. Hindi natin makita sa inyong kapay. Amen. Amen. Just trust God for being God. Amen. Ano? Ano ngayon mo? O ikaw na ngayon mga panahon, ngayon ka, saan ka, ayaw na kita, saan na? Amen. He is God. He knows what He's doing. Sa iyo naman natin mo, marat, imuha kang sa pata, marat, minuho ka, bukan na nyo, rindas ka ba nyo? Marat, ang ginuho na ako, ay, huwag ka ba luha sa panulo, marat, ikaw na yun, okay, lita na kita. No, hindi. Dapat balik. Just enjoy God's working. Amen. Amen. He is man. You trust His person. And then, show sa pagtuo, it should be from the mind to the heart. Then, ikalawa, as our faith is challenged, we have to learn to accept His will. Amen. Mag-anata o dawat sa iyang kabuhayon. Amen. Huwag pa sa mo, ang pananong sa ito ang pagtuo is from testing to trusting. Amen. Amen. Bidin pa yung bilik i-test ang ato pagkaila ng sumunod sa Diyos. I-test na. Muna, magkalanong ang imuhang pagtuo as the Word of God would challenge you, na naay mga i-allow niya ang circumstansya mo na ikahalos ka sa buhok. Ikahalos ka na. Grabe yung kahalos. But that's the reality of that. I-test the Jesus knows. From to you sa testing is for you to come to the point that you will fully trust God. Amen. So, mo na, ang faith will be challenged from intellect to the heart, then from testing into trusting God. Amen. So, you have to learn to accept His will. Ang anay ang may kabuk kang kang Abraham. Si balik tayo ka man, kay Abraham. Almost finished. So, after God showed His power, in verse 18, and in the same day, ang ginoon ikulot sa ulangan langan na siya ang timetable nili ato. Manang, the Lord made a covenant with Abraham saying, unto thy seed I have given this land, from, nang naapit ang Egypt, nakaabot siya dito. Pero di lang tapang sa Egypt. Onto the great river, the river Euphrates. The river Euphrates. Then in verse 20, and 18, apin na ngayon, mga great cities, anong panahon na? Mga great na mga nasun o grupo sa mga tao. The Kenites, the Kenizzites, the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, and the Rephaims, and the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites. Maan mo mong tao ni Bisaitsaita na yung alam sa Diyos? Yung maniyong sayot tinatahan, tanahin mo makita, hindi mo na. All the sites, di ba? All the sites, kapiling kami doon, all the sites will be yours. On this side will rise our basketball court. On this side will rise our dormitory. On this side will rise our school rooms. On this side will rise ang atuang orphanage. On this side will rise ang atuang mini Japanese garden. Amen. On this side,
Walang puro sites, hindi mo sites. Kaya sites, pang site ka, ihatag na nakunuhan, gano'n nyo. Amen. I want to challenge your faith. Unang kabungay ang people, pang site na mudaan. Aron na, ano mo'y tampuhan? Tanang site na tampuhan, hindi kayo pasagad lang, pang site na. Kita mo ba, sites o? Pinira mo na, the tribe of Kinan, the city of Jebus. Diba, pinira na. Nang ibutan ng site. Muna na po magsugod ang negosyo, tanawa ang site, kanang site, mauna na. Amen. Site tilaan. What I'm trying to say is this one. As God will test you into trusting, the last one will be, you will receive His blessing. Amen. Far more than, from more than into too much more. Amen. Amen. Gikan sa more than, nato sa much more. It would be a superlative. So may dapat tutani mga sayta nga ang isaan kagat sa Ginoo niya. Katurab yung promise. Lahat ang kinan. Sa ato pagpigiran, kananais. Nga nung ang musay ko nung kasama ng kinais o kis, sana? Baby sites. Jibo sites. Jerga sites. Nga nung na-apul mo na ng mga sites. Nga kananais naman ta, kanaan mo na ang promise. Amen. Because God, as your faith is challenged, it is from more than into too much. Amen. Gikan sa tanong ni mong ikubra na ito sa labaw sa imong makaya. Amen. And ano din mo Diyos ka ito? Because, ano din na ano? Because the word of the Lord came unto you. Amen. The word of God is our comfort. Amen. In times of fear, salamat na ibayo. Amen. In times, nga dita ka maluko sa dinayta mo na ito sa naan, we have doubts, we are disappointed in life, salamat na ibayo Word of God that will confirm our future. We are distant for blessings. Amen. Salamat sa dinayta Word of God. Sa panahon, nga dita ka maluko, usaya ko mo, our faith is challenged. From intellect, into the heart. From testing into trusting. Amen. And from more than, blessedness no more than, into too much. Amen. God is able. Amen. He has power beyond equal. Amen. Amen. Ano yung tama ka pa? Among na itong namahan, salamat sa layo mo tulungan mo sa right way. Salamat Lord na hindi mo tayo naman tayo prinsipyo na you have preserved your word for us to be a strong foundation as we continue to serve and honor you and believe in you and do things for your glory. Lord, salamat na aming tulong sa panahon na namin mga kahadlok sa diyan na magsunod. Salamat na dali na mong makatagan. Nagigay ka ngayon, Mahal Lord. Because you are able. You are our shield. You are our exceeding great reward. You have never failed ever since.